Pinoy Simple Recipe. Syempre, isang magandang araw po sa inyong lahat, guys. And syempre, ngayon pong araw ay gagawa sana tayo ng buko pandan. Well, anyway, anong nangyari, guys, hindi tayo nakabili ng buko or hindi tayo nakabili ng makapuno string. So, hindi siya magiging buko pandan kasi wala tayong buko. So, instead, ang gagawin na lang natin ngayon, guys, ay gulaman dessert. Pero same process din ng ating gagawin or ginagawa sa buko pandan dessert. Pero ang gagamitin ko dito, guys, ay eto at eto lang. So, syempre, ito yung mga iba pa nating ingredients. So, paano, guys? Bago nga pala natin simulan yan, guys, at bago ko sabihin sa inyo kung ano yung mga ingredient na ating kakailanganin, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, iniimbitahan kita, guys, o iniimbitahan ko kayo na sana po ay mag-subscribe kayo, i-hit nyo na rin ang bell button, like, comment, and share para lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang mga videos. And syempre ngayon, guys, ipapakita ko na ang ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating gulaman dessert. So gagamit tayo dito, guys, ng 1 pack of buko pandan na gulaman powder. So ang instruction dito, guys, ay 1.5 liter of water. Pero sinabi rin naman dito na kailangan i-lesser mo ang water kung gusto mo nang mas firm ang maging jelly mo. Pero since gusto ko, guys, yung medyo may konting kunat, so ang ginamit ko ay 1 liter of water lang for 1 pack or 1 sachet ng ating gulaman powder. So ito ay flavored na to, guys, ha? And of course, gagamit ako dito, guys, ng 1 cup ng ating sago. So ang sago naman natin, guys, optional kung gusto nyong yung tapioca pearl ninyo ay mas malaki or mas maliliit ang size. So optional na lang yan, guys, kung ano yung mas gusto ninyo. Pero since ito yung available, ito yung gagamitin ko. So okay, gamit natin ay 1 pack or 1 sachet of gulaman powder, 1 cup of tapioca pearl. And of course, gagamit tayo dito, guys, ng ating cheese. Pero may iba kayong klaseng cheese na prefer, pwede naman. So cheddar cheese po ito, guys. Isang lata ng ating cream, all-purpose cream. Isang maliit, guys, ng ating evaporated milk. Isang condensed milk. Gagamit din tayo, guys, dito ng ating kaong. And of course, ang ating nata di coco. So, yan lang po, guys, ang ating kakailanganin para sa ating gulaman dessert. So, paano, guys, iluluto muna natin yung iba nating ingredient na kailangan niluto. Like, for example, ang ating gulaman powder. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin lulutuin ito, guys. Gagamitin ko ay 1 liter of water lang. Okay, now, guys, magpapakulo tayo ng ating tubig. So, for 1 sachet, guys, ang recommended niya na tubig ay 1.5 liter of water. Pero, depende yon kung gusto mong mas firm ng konti or yung medyo mas matigas ng konti yung magiging gulaman mo. So, pwede mo namang bawasan. So, ang gagamitin ko, guys, is 1 liter of water. And of course, hindi natin agad nilagay ang ating gulaman powder. So instead, dito, guys, ay nilusaw ko na siya para maiwasan natin magkaroon ng buo-buo mamaya. Okay? And nagpapakulo na tayo ng ating water. So ngayon, guys, pwede natin actually i-add ang ating dissolved na gulaman powder para hanggang sa kumulo na siya at maluto na siya dyan. Siyempre, medyo i-mix-mix lang natin ng konti yan, guys. Pero, i-stir lang natin ng konti. Pero, hindi naman ito totally kailangan na lagi natin hinahalo ng hinahalo. So, ngayon, guys, yan po ang ating ginagawa. So, hayaan natin hanggang sa kumulo siya, guys, no? And, guys, kung napapansin ninyo, sa kanyang gilid ay nagsisimula na siyang kumulo. So, hayaan lang natin siya kumulo, guys, hanggang sa maluto ang ating gulaman powder. Ayan, guys, kulong-kulo na po siya. Siguro mga 1 minute pa natin hayaan na kumukulo siya dyan.
And pwede na natin siyang ilipat ng ating lalagyan. Kahit 1 minute lang guys, okay na yun. Kasi kanina pa naman siya medyo kumukulo. So kahit mga 2 to 3 minutes kasi na pinapakulaan yan, luto naman na yan. So, okay na yan guys. Isasali na po natin siya sa ating isang lalagyan. So, ayan guys. Ito po yung ating container na paglalagyan. Ililipat ko na po. Ayan. So, sinali na po natin. And syempre guys, ha, hihintayin po natin na siya ay lumamig at tumigas or mag-firm ang ating gulaman. So paano guys, mamaya pakita ko sa inyo kapag malamig na siya guys, no? Okay now guys, kung napapansin ninyo, okay na matigas na po ang ating gulaman. So hiniwa ko na siya guys. And of course, i-prepare na po natin ang ating ibang mixture. Pero ito guys, ang ating kaong at ang ating Natalie Coco. So since may liquid siya, kailangan natin siyang i-drain guys, okay? So bago natin gamitin, kailangan natin siyang i-drain. So ayan guys, i-drain na po natin. First, lagay na rin natin guys ang ating Natalie Coco. So, ayan guys. Habang dinidrain natin at hinahayaan natin yan na totally madrain, pwede natin gawin ang ating ibang mixture. Now, unahin natin guys, ilagay natin ang ating condensed milk. Sa condensed milk naman guys, pwede nyo naman hindi muna iubos. Depende sa gusto niyo kung ayaw nyo na medyo matamis talaga or gusto nyo matansya yung tamis. Pero para sa akin, okay na yung 1 can of condensed milk. Nilalagay na natin ang ating cream. So meron akong ganito guys, para malusan natin muna yung ating cream or mamix natin mabuti. Of course. Kung wala naman kayo guys, pwede nyo naman gamitin guys ay binidor o kutsara, depende kung ano meron kayo guys. So napansin nyo guys, no? Medyo mas lumabot na siya. And now guys, pwede natin i-add ang ating isang maliit na evaporada. Parang pagdagdag ng creaminess lang ng coffee guys. And hindi naman siya sobrang lapot, pero kung gusto niya na medyo malapot ng konti, bawasan niya ng konti ng ating condensed milk. So ayan na guys, para sa akin okay na. Okay na siya. Pwede na natin ilagay guys ang ating gulaman. Yung actually guys, yung mga condensed natin, yung milk, yung cream, nilagay ko na kanina sa freezer kaya actually malamig na to. Then pwede natin ihalo na ang ating medyo tumigas na, and then mix natin mabuti yan. Yung tapioca pearl naman guys, pwede rin kayo maglagay or
Kung gusto niyo mas maliit ang ilalagay niyo or mas malaki, pwede naman. Tingnan nyo guys, kung hindi tayo naglagay ng ating evaporada, magiging mas sobrang thick niya. Diba? Kasi marami tayong ingredient and maglalagay pa tayo ng ating kaong at ang ating nakadikoko. So guys, ito optional lang naman. Ginamit ko na lang kasi medyo nagdikit-dikit yung ating ano kanina, no? Kung napansin ninyo, nagdikit-dikit yung ating tapioca pearl. So, kaya ginamit ko lang ito para mamix na mabuti. Tingnan nyo, nagkahiwa-hiwalay na yung ating tapioca pearl. And pwede na natin kutsarain siya ulit, guys. So, actually, mas maganda sana nito, guys, kung red and green ang ginamit ko. Pero since ang nabili ko is yung white and yung green, okay na rin yan. And add natin ang ating cheese. So, syempre, mas cheesy, mas masarap. Sarap niyan, guys. So, ayan, na-mix na natin mabuti. Titikman natin, guys. And since cheese na naman ang nilagay ko dito, pwede natin gamitin ito for tikiman lang naman. Ito ang the best lagi pag gumagawa na kahit na anong recipe, guys, no? Yung titikman mo yung ginawa mo or niluto mo. Sarap yun, eh. Maganda yung texture talaga ng natay ko kapag kinahalo, guys, no? Yung ating gulaman, guys, medyo may konting tiga siya kasi 1 liter of water lang. Ayaw ko kasi ng sobrang lambot, guys. And yung tamis para sa akin, sakto-sakto lang. Sarap. Yeah, guys. Mamaya ako nitutuloy yung pagkain ko. Tapusin na natin yung ating video na to, guys. And maraming maraming salamat sa inyo. So, yan po yung ating gulaman dessert. Pero actually, dapat buko pandan dessert yun, guys. Wala lang tayong buko. So, sana guys, subukan nyo rin. Masarap naman. And alam ko, marami sa inyo ginagawa rin naman to. Kasi unang-una, a dessert, napakamura niya, guys. Napakalit lang ng ating kakailanganing amount just to purchase or to buy the ingredients needed for this recipe. So, maraming salamat sa inyo, guys, and God bless po. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel. Have a nice day and God bless sa ating lahat, guys. Stay safe.